Ngayon, pag-uusapan ho natin yung economic issues. May economic issue ho rito pagdating ho sa sinasabing trabaho ng mga simpleng tao na madi-displace ho. Kaya mga boss, pinag-uusapan ho natin, importante ho to na dapat malaman ho natin dito. Economic issues in terms of supply of goods. Ready na ho ba? Kung ready na ho tayo rito. Sa linya ho ng telepono ho natin sa Stephen Kua. Siya ho yung Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated. Magandang umaga, Sir Stephen Kua. Ben Tulfo, Channel 4, Channel 5. This is Channel 4, Sir. Si Ben Tulfo ho, Sir, sa Bitag Live. Sir, good morning, Sir. Good morning. Stephen Kua, si Ben Tulfo, PTV4, live ho tayo, Sir. Yes, Ben. Good morning. Right. Good morning, Sir. Yes. Sir, okay, una sa lahat, Sir, ako'y bumabati sa inyo na magandang umaga. Sana magandang umaga ho natin, Sir. Tama yun. Magandang weather natin. Okay. Sir, kami ho'y magtatanong lang ho kasi una sa lahat, kayo ho'y head ho, presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated. Yes. Sir, kumusta ho ba yung mga, eto ho yung mga member supermarkets ho natin, malalaki man or medium size? Tayo ho ba'y may sapat ho na mga ito ho'y supply or mga goods ho dyan? Kasi parang siguro kinakailangan, malinaw ho ang taong bayan na meron ho tayong sapat ka para ho hindi nagpapanik buying ho sila o sila ho'y natataranta. Ano ho masasabi nyo, Sir? Yeah, okay. Ang members ng PAGASA, no, Philippine Amalgamated Supermarket Association, malaki at maliit. Okay, merong mall operators, no? Nandiyan si Isetan, sa probinsya, si LCC, kung Bicol, no? More than 100 stores yun, no? Sa probinsya, Prince Warehouse Club, Prince Hypermart, no? So, mararami yan, no? All day, no? Supermarket, no? So, okay. Maramihan. May malaki, may maliit, may mga formats, no? Now, you're saying, kung meron pa silang stock, hindi ko inalam kasi this phenomenon only happened 4 days ago, no? Okay. So, mahirap malaman. At ayoko lang, mahirap isa yung 300 plus members po. So, hindi ko na tinanong, sino pang may alcohol at sino pang wala? Okay, yes, yes. Medyo mahirap alamin. Yes, pero yes. I'm sure everyone's running short. Alright. Sir, sa akin, sir, I'm not really concerned doon sa alcohol or sa mga, you know, maybe set aside, ano? Yes. Yun hong pagkain na yung iba ho kasi, makikita ho natin, sinasabi ng DTI, huwag mag-panic, pero paliwas ho nakikita natin sa mga supermarket na kapila. Kasi bago nag-announce kahapon si Presidente, no, and PNP, sinabi ko na, sabi na they will announce 6:30, sabi ko, nako, 4 o'clock mag-umpisa ng panic buying yan, sabi nako. Ko. Kasi walang sinabi tungkol saan eh. Sinabi lang may announcement eh. Okay. Lockdown, sigurado yan. Wala tayong mabibili, walang deliveries, no? Okay. Eh, hindi naman yun ang kaso. Sinabi naman pwede mag-deliver. Sinabi naman, dito yun, syempre, alam naman walang mabili ng tao, di ba? Plus may online, pwede pa rin bumili kung ayaw mo lumabas, no? Mas mahal na konti, pero makakabili ka pa rin, di ba? Okay. Definitely, nila gugutomin ng tao. Okay. That's a bit foolish, no? Na magugutom tayong lahat dahil lockdown. Okay. Well, the reason kung bakit tinanong ko ho yan, sir, kasi unang-una, pag sinabi ho natin yung mga meat, vegetables, and canned goods, and other fresh products. Basic necessities. Yeah, basic necessities, sir. Eh, may pinanggagalingan ho yan, especially correct. Mga perishable goods. Correct. Eh, ina-expect ho ng mga tao pag medyo magkakaroon ho ng, of course, nung una, lockdown. Eh, ma-impede, medyo mauudlot yung delivery ng supply from one, kung saan man ang gagaling yan, kung ngayon ang gagaling sa Baguio, kung ngayon ang gagaling sa probinsya na kung saan, kilala ho sila sa produktong yan or sa mga goods na yan, sa mga gulay na yan, at doon sa mga dairy products, kung hindi lang ho, pati mga karne, iyan ho ba'y ma-assure ho ng ating grupo dyan sa tulong ho ninyo or sa DTI, pakikipagtulungan sa Department of Trade and Industry? Nagtawag mo yun ng meeting ng DTI, no? At palagay ko tuloy-tuloy yan. Now, maraming bansa nang nag-announce ng lockdown ng kanilang city, no? Sabi naman kahapon, community quarantine naman, hindi naman total lockdown, no? Exactly. Yung word na lockdown, parang Arnold Schwarzenegger, sci-fi, end of the world type of movie, di ba? Yeah. Tao, eh. Tapos sinabi pang pandemic ng World Health Organization. So, we just have to be aware. Kasi yun lang, kung di stringent at sinabi, sige lang, lakwatsa kayo, wala namang pasok eh, di ba? So, you know, lalo nga kalat to, di ba? And we're just trying to control, to mitigate. Okay. Dahil pag kumalat to,
ang hirap i-control to. Di ba? Right. Madali, yes, yes. Madali. Kasi imagine, dinapuan lang ng taong who has contracted COVID-19. Mm. Tinapuan lang na 24 hours sa Bakal, pwede pang nahawakan mo, pwede. Okay. Tapos nagkamot ka, napasok po sa yung kamay mo, nahawakan yung mata, ilong. Pwede ka rin makakontract. So, madaling kumalat. Okay. So, they're trying to, for a period of time, temporary period of time, iwasan lang na dumami. Okay. Hopefully na lumabas yung mga taong may contract who has contracted COVID-19. Okay. At, pagkamot. Okay. Dahil may kamot naman eh. Actually, may cure. Hindi naman totally incurable. Okay. Problem is, pwedeng mag-catch ulit. Ah. Okay. Yan ang problema. Okay. Sir, tatanong ko lang, Mr. Kua. Yes. Magagarantiya ba natin yung daloy ho ng supply na manggagaling ho? Maling ba, mga gulay, manggagaling ho sa ibang mga probinsya ho yan? Or yung mga meat supplies? Or yung mga bagay na kung minsan, ito ho'y, kayo ho'y presidente ng Philippine Amalgamated Supermarket Association, na sinasabi ho, huwag ng DTI, huwag magpanik, pero iba naman ho nakikita ng iba pagpupunta sa supermarket. Now, kayo ho ba'y maka-assure sa inyong mga members, association ninyo, na meron sapat ho at hindi ho tayo kakapusin at makakadali ho kayo makapag-replenish agad ng mga sinasabing ito ho yung mga basic goods and supplies dito ho sa parting sa inyo ho para doon ho sa kabatiran ho ng taong bayan. These are abnormal times, okay? And when you say people panic buy, they normally don't go for fresh produce. Mm-hmm. They go for dilata para okay. Matagal, para kung talagang nag-gera, nag-lockdown, lahat, meron akong makakainan ng matagal ng buhay, matagal ng share of life, no? Okay. As to whether we can assure, that's a bit difficult to say, kasi, if I don't use alcohol before, no? And now I buy two bottles because I'm limited to two bottles, no? Ang laki ng tinasan demand. If I buy one bottle before, pero now I buy two bottles, yan, nagdoble na. So, kung di ako gumagamit at dalawa binu ako, talagang tataas ang demand. At hindi makakahabol ang production, ang supply, supply chain, ang mga manufacturers, ang mga distributors, hindi na makahabol sa bilis ng ng pag-wipe out. Consumo. Produkto. Kaya nga sabi ko, huwag sanang pumunta sa pagkain. Okay lang yung sinabi mo kanina, disinfectants. Yes, yes, sir. Pag pumunta sa pagkain, medyo, ibang takbo dahil survival eh. Pagkain yan, walang makain lola ko, walang makain ng ang anak ko. Okay. So, huwag sana doon pumunta dahil kung doon pumunta at lahat ng agaw, kung sana umabot doon, ng pagkain, dilata at lahat, talagang maubusan tayo. Mr. Kua, may tatanong lang ho ako diretso. Kaya kukulangin ito sa oras. Ano? Magagarantiya ho ba ninyo, kayo ho mga nasa Association of Supermarket Amalgamated, Philippine Amalgamated Supermarket Association, na kayo ho'y magmi-meeting, na kayo ho'y magkakaroon ng pagpupulong sa pakikipagtulungan ng DTI para mabigyan ho ng kasiguruhan ang ating publiko? Madali kami magpulong because of technology, no? Viber. No? Okay. Tsaka email, tsaka Facebook. So, mabilis kami magkano. Ang technology ngayon, instant. Oh, yes. No? So, kapag may problema, kaagad tinitik. May problema tayo dito. Okay. So, mabilis mag-react ang tao. Makikita mo, instant mag-react sila. Wala ho bang reaction ho sa inyong mga member supermarket na sila yung nagkakaubusan na or something to do with that na parang kayo ho'y medyo in reaction doon ho sa mga nangyayari at mabibigyan natin ng garantiya na darating ho yung mga supply niya from the manufacturers. That is internal, no? So we don't ask things like that. We don't say, magkano benta mo kahapon? We don't ask things like that, no? Mm-hmm. So yung condition ng kanilang tindahan, hindi namin kailangang alamin isa-isa, no? Kanya-kanyang diskarte. Lalo na kung meron kang 100 stores, no? Kung saan galing ang iyong supply at hindi lahat ng stores panic buying, no? I'm sure hindi. Okay, pero yun na, nakita natin sa news na Zamboanga, Davao, meron din, natakot. I guess these are major cities. Okay, sa mga probinsya, those who cannot afford, can buy a few things, pero yun na. Kaya like I said, if you are afraid, you probably buy one and a half times or 1.3 times what you normally buy. That's enough. Don't buy 5 times what you normally buy. Yeah. All right. What's left for the others, di ba? All right, okay. Kaya ho namin tinatanong yan, kayo ho ba yung makikipagpulong ho sa DTI para doon ho sa bagay na kung saan? Nagtawag na po ng meeting 2 days ago.
Okay, so ano ho na pag-uusapan sir? Of course, the same concerns, no? Mm-hmm. To say that how we can all help each other and make sure prices don't go up, that with manufacturers also, no? So that there's assurance that manufacturers will double time and will probably add more, you know, rated capacity sa kanilang production. So mm-hmm. to make sure that during these times, alam mo, takot din ang, number one, takot ang manufacturing to overproduce. Alright. Kaya ano gagawin niya doon? Okay. At deliver niya sa tindahan at nawala na itong panic buying na ito, ano gagawin sa mga goods, di ba? Okay, masisira yan. So, okay. Sorry namin sa kanila, magkareklamo sila. Ayun. Takot din sila, nag-aalagan din sila. Gusto nila magtagdag ng production, huwag sumobra. Okay. Kaya di mo alam kung may nang biglang, nawala na pala yung panic buying na yan, sumobra na production natin. Di ba? So, okay. Lahat ng bagay may... So, in other words, sir, minomonitor ho ng inyong yes. Depende ho dun sa supply and demand. Correct. Even manufacturers, okay. Distributors, and retailers, lahat, tinetemper, di ba? Okay. Tinetemper. Oh, all right. Right now, okay. Four types that we normally order in order namin for the goods na talagang hinahat ng tao. Okay. Talagang, right now, disinfectants ang number one, pero yun na, nakapunta na sa pagkain kahapon. So, okay. I hope that will stop when they see that there's enough. Ano. Right. I guess supermarkets, parang banko, pag nag-bank run, maglagay ng napakaraming pera sa gitna para mass display, para magkita, dami pala eh. Alright, okay. Kasi sabi nila, huwag lang yung mass display na ubos. Right. Yun, lalo matatakot ng tao. Alright, okay. With that, sir, kami yun, papasalamat sa pagtanggap po ng tawag namin ngayong umaga. Husay. Ben, malaking tulong ng media no, by informing people to, you know, calm down, and go do your things normally. Hindi yung, all right. Don't create abnormal demand situations. All right. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, Ben. Good morning sa inyo. Have a good day. Okay. Inyo napakinggan mga boss ay presidente ho ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Sabi niyo ho na wala o sana ho ay huwag kong magkaroon ng consistent abnormal demand situation. At hindi ho sila pwedeng parang ang in reaction lang kasi ho yung mga sinasabing supermarket natin kung ano yung kalang i-store at bibilhin kasi ayaw din lang magkakaroon ng oversupply. Eh sapat naman daw ho yung mga supply, mga members ho nila, malilit, malalaking supermarket. At di nila alam kung meron pang mga stock, depende ho yan sa manufacturer. Magandang pinag-uusapan ho natin dito kasi ito ho yung economic situations kung titingnan ho natin. Especially doon ho sa mga pangangailangan ho, no? Well, sapat ba yung supply? Sabi niya ho, definitely di daw magugutom yung tao. Kukulangin lang. So, iba ho yung walang-wala na. Iba yung hindi magugutom dahil magsisigpit ng sinturon. Huwag magpanik. Ayun ho, mga ito hong importante raw kasi mga dilata ang siyang mga inuuna kasi medyo matagal yan. Samantala yung mga fresh, hindi raw ho gaano. Kaya ito ho, daloy ng supply ng pagkain ay dilata. Yun daw ho talaga. Ngayon, meeting daw ho ng Pag-asa, grupo ho nila, bibigyan ng assurance ng tao. Sila daw ho nagmi-meet sa pamamagitan ho ng Viber group lang. At ayaw daw ho nila makialam base doon sa kung ano na konsumo or kung gaano bang estado ng iyong mga tindahan, kumusta ba ang bentahan dyan, hindi ho sila nakikialam. So, nag-meeting na raw ho ang itong Association of a Supermarket ng 2 days ago. At double time naman daw sa production. Yun lang ho sinasabi na. At simple lang ho ang sinasabi ngayon nito, ng grupo na to. Huwag daw ho matakot ang manufacturing na mag-overproduce. Dapat talagang huwag matakot. Mag-overproduce, matagal naman. Mauubos at mauubos naman yan eh. Abnormal situations kasi, yung sinasabi lang iniiwasan, baka mamaya matambakan lang at hindi mabibili. Ganun ho talaga mga negosyante. Kuminsan ho kasi, mahalaga ho talaga. Naiintindihan ho ng publiko, kaya ho kuminsan yung panic buying sa social media. Nako, sas Mariosa, kung ano-anong lumalabas.